Okay, so yung yogurt is kung pupunta kayo sa grocery, ang mahal-mahal, no? Ang late-late na lalagyan. Pero merong paraan pala na makakamura ka na makapag-consume ka ng yogurt. So ituturo ko sa inyo yung paraan ng pag-prepare nung yogurt na homemade. Isang magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello para sa Organico Filipino Farm. So matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-vlog. Ngayon nandito tayo sa farm para dito sa isang episode yan. Sa ngayon nandito tayo sa ano, sa kulungan ng mga kambing at ng pupa. Ayan, ito yung mga nubian at yun yung mga dorper natin na sheep. Yan, so sa episode na to, pag-usapan natin yung paggawa ng yogurt. No? So ano ba yung yogurt? Yung yogurt is cultured milk na napakadaling gawin, pero kung bibili natin to, napakamahal. Ang ituturo ko sa inyo is yung DIY at yung madaling paraan ng pag-prepare ng yogurt. Yun, so ano nga ba yung yogurt? Yung yogurt, ang history nito, actually, sa nabasa ko, no, accidentally lang na, ano to, na-discover. So yung mga nagpapastol ng mga tupa, ng mga kambing, sa bansang Turkey is accidentally nung nilagay nila sa isang lalagyan yung gatas is nagferment ito. Okay, so yun yung nabasa kong history nito. So ang yogurt is good source ng calcium, phosphorus, riboflavin, tapos yung vitamin B12, yun yung mga nutrients na meron dito sa yogurt na to. So ang kagandahan naman nito is yung yogurt is yung gatas is nape-preserve natin, no? So yung mga taong gusto mag-enjoy ng gatas at yung mga lactose intolerant na tao, meron kasi mga tao na lactose intolerant yan, so itong ano is pwede nilang i-consume itong yogurt, no? So hindi sila bawal mag consume ng dairy. So kung itong yogurt ang gagamitin nila is okay na okay ito, hindi sila maapektuhan. Ang karaniwang epekto ng lactose intolerant is sumasakit yung tiyan. Okay, so napag-usapan natin yung lactose intolerant. Ano nga ba yung lactose? Ang lactose is yung sugar na natatagpuan sa mga gatas at mga produkto na gawa sa gatas. So yung lactose intolerance na condition ay aapektuhan yung pag-digest ng lactose. So, yung tao na may lactose intolerance is kulang sa enzyme na lactase. So, ang yogurt is readily predigested na yung ano, yung mga lactose, kaya pwedeng-pwede na tong i-consume ng taong lactose intolerant. Yan, yung mga microorganism, siya mismo yung nagda-digest dun sa lactose. Kaya pwedeng-pwedeng gamitin na nung tao na lactose intolerant yung yogurt. Okay, so yung yogurt is kung pupunta kayo sa grocery, ang mahal-mahal, no? Ang late-late na lalagyan. Pero merong paraan pala na makakamura ka na makapag-consume ka ng yogurt. So ituturo ko sa inyo yung paraan ng pag-prepare nung yogurt na homemade. Yan. So isang beses ka lang bibili ng starter mo. At yung mga susunod na batch is doon na rin manggagaling sa ituturo ko sa inyong paraan ng pag-culture ng yogurt. Okay, so sa episode na to, ituturo ko sa inyo yung murang paraan ng paggawa ng yogurt. Ito yung unang part, kasi sa susunod na episode meron tayo ilalabas na mas mura dito, mas madaling gawin din na yogurt. So yung mga gagamitin nyo, kung hindi available dito sa episode na to, yung susunod na episode baka sakaling mas available dun sa area nyo. Yan, so tuloy-tuloy na tayo, ipakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng DIY
yogurt natin na pwede natin gamitin araw-araw. Okay, so sa paggawa ng yogurt, ito yung DIY yogurt natin. Kailangan natin yung gatas, ito. Full cream milk yung magandang gamitin para sa yogurt. Tapos kailangan natin ng container, itong lalagyan na ito. Tapos may nabibili sa Shopee na itong pinaka lutuan ng yogurt, no? Yung pang culture. So pagka nilagay mo dito yung mixture nyo ng yogurt, tsaka yung gatas, iiwan mo lang dito ng 6 to 8 hours. Then pagbalik mo, yogurt na yung gatas mo. Okay, so isinasaksak to sa kuryente. Ayan, may takip yan na ganyan. Okay, so dito naman, bakit meron akong ganito? Ito ang gagawin kong paggawa ng yogurt dito is ilalagay natin siya sa incubator. Ayan, so sa mga walang incubator, ang ginagamit itong incubator yung sa itlog ng manok na incubator. So pagka wala kayo incubator, pwede nyong ilagay ito sa medyo mainit na lugar, gaya ng loob ng oven, ano? Yan. So ilagay nyo lang doon sa loob pagkatapos nyong ma-mix. So ang culture natin, starter natin is ito. Meron tayong mga non-dairy yogurt starter. Marami tayong mapagpipilian. Ito yung medyo mahal, itong Cultures for Health. Yan, yung yogurt starter. Yan. So may iba-ibang ano. Ito traditional, may Greek yogurt. So ito naman mura. Nakita ko sa Shopee. Effective din to, nasubukan ko na. Yan, so kung wala kayong mga ganito, ang pinaka-simple na paraan ng pagkuha ng culture ay yung nabibili nating mga ready-made na yogurt na sa supermarket, no? So sa case ko naman, meron na akong ginawang yogurt before ito. So ito na rin yung gagamitin kong pang starter, itong nagawa ko before na yogurt. Ito is ginawa ko to sa powder milk lang to, itong isang to. Okay, so sa susunod na episode, papakita ko sa inyo yung mas mura kasi yung powder. Yan, so ipapakita ko sa susunod na episode yung paggawa ng yogurt using yung full cream na powder. Pero sa episode na to, papakita ko sa inyo yung gagamitin natin is ito. Yan, full cream milk na. Ayan, hindi naman to paid advertisement, no? Hindi ito. Ayan, ano lang to? Ito, wala akong makuhang mas mura dito, eh. So, ang kinuha ko is yung pinakamura, itong full cream na to. Tapos, pwede rin yung mga sa gatas ng kambing, gatas ng baka. Ayan, maganda rin gamitin yon. Pero yung mga yon ay kailangan mo pang pakuluan. So, ito, pwede mo rin doon pakuluan. Tapos, ilalagay mo itong yogurt starter mo. Okay, so sa paglalagay ng yogurt starter, make sure yung pinakuluan yung gatas is ano na, mga 100 degrees na lang Fahrenheit. Yan, para hindi mamatay yung culture nyo. Yan, ito. So, ito yung ano. Ito yung gagamitin natin. So, dito sa process na to, hindi mo kailangan ng pakuluan itong gatas. So, ganito lang. Lalagay natin. Alugin ko na lang to para sigurado. Yan. Tapos, lalagay natin dito. Yan. May trivia pala, no? Ito, ang pagsasali ng gatas. Usually, ang ginagawa natin is ito pa ganito. Yan, o. Paganyan. Ito palang gamit niyan. Bubuksan nyo para hindi tatapon ng biglaan, pabaliktad, nasa ibabaw yung butas. Yan, o. Yan, so ngayon nyo lang nalaman siguro yan sa iba, no? Yan, mas ano siya, control nyo yung ano, yan, yung drip niya. Okay, so yan, ito, mga 800 ml kasi laman ito, eh. Yan. Okay, so ililipat lang natin dito. Salin natin yung full cream milk. Magpira ako para dito naman sa papakita kong ilalagay naman natin sa egg incubator. Yan. So, ito itatabi muna natin. Hindi natin ito gagamitin. Pagka ito ang gagamitin nyo, merong mga instruction yan sa likod. Yan, oh. May mga instruction dito kung paano gamitin. Bawat isa sa kanila, may iba-ibang paraan.
Yan, so ang content nito, itong isa is, ayano. Yan, ha. Lactobacillus acidophilus, acidophilus. Yan. Tapos yung Bifidobacterium lactis. Yan yung mga content niya, ayano. So marami siyang mga live microorganism. Ito naman, ang gagamitin mo, isang sachet sa gatas, yan. Okay, so sa ngayon, itong locos na ituturo ko sa inyo, kasi medyo may kamahalan itong mga yogurt starter na to, ang gagamitin natin is yung nabili nyo sa grocery na ready-made na, no? Sa akin naman, in my case, sabi ko nga, ito nagawa ko. Ito, pag nakagawa kayo ng yogurt, magtitira lang kayo ng mga siguro mga 2 tablespoon kada preparation nyo. Yun na yung gagamitin yung pang starter dun sa inyong sumunod na batch ng yogurt. Yan. So ito ang gagawin natin. Lagyan natin siya ng ito, isang tablespoon to eh. 2 tablespoon ang lalagay ko. Gawin ko ng 3 tablespoon para ano. Pero 2 tablespoon nasubukan ko naman na okay na. Tapos haluin nyo mabuti yan, para mag-mix yung yogurt dun sa gatas. Okay, tandaan nyo, pag ito ang ginamit nyo, isasaksak nyo yan. Maghihintay kayo ng 6 to 8 hours na para mabuo yung yogurt nyo. Okay, so huwag kayong lalagpas ng 8 hours. Bakit? Kasi pag lumagpas ka ng 8 hours, medyo umaasim na yung ano, yung yogurt. Ang pinaka magandang oras is 6 to 8 para medyo manamis na miss yung yogurt nyo. Yan, okay? So yan, nahalo ko na mabuti. Tabi muna natin, tapos isasaksak natin tong yogurt maker natin. Yan. Okay, so tabi natin. Ito naman, lalagay natin dito yung natira. Yan, okay. Yan. So, pag konti na, pwede nyo itabing ganun. Kasi hindi na siya tatalsik. Yan. Okay. Okay, so, yung susunod, lagyan natin ng ito, mga 2 tablespoon o 1 tablespoon pero. Yan. Okay, so, haluin mabuti din. Yan. At yan, ikukultsa na natin siya sa incubator. Papakita ko sa inyo paano. Yan. Same ang process, 6 to 8 hours bago nyo hanguin yung ano nyo. Yan, yung yogurt preparation nyo. Yan. So ito naman, isasaksak na natin to. Tapos ito, isasalang natin sa egg incubator. So kung wala kayong incubator, yun nga, ilagay nyo sa medyo init na lugar, yung warm na location, gaya ng oven. Yan, huwag yung bubuksan yung oven para yung ano lang, sakto lang yung init doon sa loob nun, lalo ngayon mainit ang panahon. Yan, so ito, sasaksak na natin to. Okay? Mamaya pakita ko kung paano ilagay doon sa incubator itong ating preparation. Okay, so pag naisaksak nyo na itong yogurt maker natin, yan, may ilaw siya, may indicator na naka-on na yung ating yogurt maker. So ito yung itsura niya sa umpisa. Pag tumagal dyan, pagkalipas ng 6 to 8 hours, magkakaroon dito ng mga parang droplets. Yan. Kasi iinit itong ano, yung loob nito, na sakto-sakto lang yung temperature para mag-culture yung yogurt nyo. Yan, so yan yung ating ano, yogurt maker. Mura lang to. Yan, nabili ko sa Shopee siguro mga less than 300. Yan, okay? So yan, babalikan natin to after 6 to 8 hours. Yan, pero 6 hours balikan na natin para makita nyo yung progress. Yan, ngayon ilalagay naman natin yung isang na-prepare natin dito sa ating incubator. Yan. Okay, ito yung nakalagay sa isang container. Okay, so ito yung ating DIY na incubator. Ginawa ko lang to. So, gamit yung styrofoam box. Ayan.
So meron siyang timer, thermostat dito. Kinuha ko itong patungan, ito, itong bracket. So dito sa baba meron ng itlog yan. Dito natin lalagay sa space sa ibabaw. Yan. Okay, so yan, same yung gagawin nating waiting time dito, 6 to 8 hours. Balikan natin ng after 6 hours, tingnan natin kung nabuo na itong ating DIY na yogurt. Yan. Okay, so yan yung tinuturo ko para makatipid kayo at di na kayo bumili ng yogurt ng sa commercial, no, sa supermarket. Yan. Pag nakagawa kayo ng isang batch nito, yung susunod na mga batch, pwedeng kayo na yung gumawa. Yung unang-unang culture lang ang bibili nyo, yung pang-starter nyo dito sa inyong yogurt. Yan. So, balikan natin to after 6 to 8 hours. Yan. Okay, so 6:30 na. Kanina inilagay natin to ng 12:30. Yan, 6:30 na. Tingnan na natin ngayon progress nito. Kaya meron na siyang mga droplets dito. Yan. So, ito na yung ano, probiotics. Ay, yung yogurt natin. Yan, buo na siya. Oh. Hindi na siya umaalog. Yan. So, mamaya silipin naman natin yung nandun sa ating incubator. Okay, so yung nandito sa incubator, ito na. Yan natin. Ayan, buo na rin siya. Hindi na siya yung liquid na liquid. So natin. Yan na siya. Malapot na siya. Ayan, may yogurt na rin siya. Okay, ito yung after 6 hours lang yan. So, ang susunod natin gagawin is palalamigin natin to, ilalagay natin sa fridge. At pagka nailagay na natin sa fridge, pag lumamig na, pwede na natin siyang gamitin. Yun na yung ating DIY na yogurt. Yan o. Okay, so tandaan nyo, magtitira kayo ng mga 2 tablespoon ito para sa susunod na batch ng gagawin yung yogurt. Dito na lang kayo kukuha. So, hindi na kayo bibili uli ng inyong starter. Okay, ito na. Lagay na natin ito sa ating fridge. Yan, itong mga gatas, pag pinakuluan nyo tapos saka nyo na i-process na yogurt, mas matagal nyong pakuluan, mas makapal yung yogurt na magagawa nyo, mas thick. Yan, so ilagay natin dito. Tapos, okay natin dyan. Balikan natin mamaya pag nag-set na itong ating yogurt. Yan. Kasi pag lumamig yan, mas kakapal siya. Yan. Mas malapot siya. Okay. So, balikan natin after siguro 1 hour. Okay. So, pagkatapos ng isang oras ito, tingnan na natin yung ano, yung ating DIY na yogurt. Ayan na siya. Oh. Buong-buo na siya. Yan. Okay, so yan na yung ating DIY na yogurt. So ginamit lang natin is yung ano, full cream milk tsaka yung ating nagawang yogurt before as starter natin. Ito yung isa naman, yung galing sa incubator. So napalamig na rin natin. Yan o, buo na rin siya o. Yan o. Okay, so edi meron na tayong murang yogurt. Yan o. O. Hindi na natin kailangan bumili araw-araw o tuwing mag-grocery. So, yan na. Dito na rin tayo kukuha ng mga starter sa mga susunod na batch natin gagawin na yogurt. Okay? So, ito yung DIY na paggawa ng yogurt. Low cost. Okay, so yun po yung episode natin para sa araw na to. Para doon sa mga interesado o yung gustong panood yung susunod na episode, yung mas murang paraan ng paggawa ng yogurt, mag-comment lang kayo sa baba, i-like nyo na rin tong video na to, at subscribe na rin kayo sa channel namin para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos na talagang ginawa para sa inyo.
Muli, ito po si Jello Pars, Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.